According to BP Sara, former President Duterte and his brothers, Congressman Pulong and Mayor Baste are running for the Senate sa 2025 elections. Nakonsulta ba kayo dito o dito? Seryoso ba yun, sir? No, well, medyo nagulat nga ako. Nagulat ako dun sa balita na yon. But then again, nagulat ako at the same time, masaya ako. Why, sir? Dahil nga, sabi ko nga noon sa inyo na kami dalawa ni Senator Bongo will be waging guerrilla to somehow conventional tactics. From unconventional to sort of conventional, little conventional. RG. Sir, I have two questions. Yes. Ano pong inyong masasabi dito sa pinupropose ni dating Senator Trillanes na anti-Duterte unity ticket? Well, everybody and anybody can form a unity. Well, influential yun, mother yun eh. In any family, malaki ang papel ng mother. Everybody loves her mother, his mother. Mm-hmm. So, just like that family, mahal na mahal nila yung nanay nila. Lalo na si BP Sara. Love na love niya yung mother niya. Mm-hmm. Do you think matutuloy talaga itong 3 Duterte ticket, 3 Dutertes in the Senate based on what is supposed to be her pronouncement? Well, hintayin natin yung piling of candidacy kung talagang magpapile sila. Mm-hmm. But then again, masasabi ko lang sa'yo is that I know BP Sara pagdating dyan sa ganung mga bagay, hindi yan siya pwede magbiro. Yung mga kapatid na niya yan ang mga kapatid na niya yan ang at stake. So pag sinabi niya yan, malaki ang posibilidad na talagang mangyayari yan. Okay. Sir, yung sinabi ni Senator Trillanes, indication ba yon na threatened pa rin at sa tingin nila malakas pa ang Duterte forces kaya kinakailangan mag-unite ng opposition and other groups? Baka ganun ang pagtingin niya. Ganun ang pagtingin niya. Bakit, so, hindi na sila magiging opposition, yung liberal. Magiging administration na sila kung mag-unite sila with Malacanang. Mm. Di ba? So, magiging administration na sila. Mm-hmm. So, gusto nila ang gawin yung opposition ngayon, yung Duterte. Mm-hmm. So, sa tingin nyo, malakas pa ang malakas pa sa tao si dating Pangulong Duterte? Napakalakas. Mm-hmm. Napakalakas pa rin. Mm-hmm. Kung basahin mo yung survey. Mm-hmm. Survey, napakataas ang survey sa kanila. At ikaw mismo, kahit na magtanong ka sa mga ordinaryong tao, mm-hmm, talagang sinasabi ng mga tao, bumababa ako. At sinasabi, sir, sana bumalik si Pangulong Duterte. So do you think, sir, it's about time to have anti-dynasty law or hayaan ng taong bayang mag-desisyon? Do you think makalusot yung anti-dynasty law? How old is the 1987 Constitution? How old? 30 plus years? It is 37 years old. And yet, until now, there is no enabling law as far as that anti-dynasty provision in the Constitution. Wala pa rin. Hindi kayo nagtatanong, why? Dahil? Because ang gagawa ng batas na yan, yan din ang tatamaan. Mm. Yung mga congressman at mga senador na nasa merong sariling dynasty, mm-hmm, sila rin ang tatamaan. So, sinong gagawa ng saya ko dyan sa kakausap sa mga kasamahan ko na tulungan niyo ako, ipasa natin itong anti-dynasty bill. Pero ilang boto kaya makuha ko dyan? Pero personally, sir, dalawa kang kamag-anak, personally, sana gusto mo magkaroon na tayo ng batas contra dynasty. Ako rin, although, sa nakita ko na kasi, sa nakita ko ngayon, forgive me kung kayo'y anti-dynasty. Sa nakita ko ngayon, bakit natin ipagkait sa taong bayan kung ang serbisyo ng tao na yan ay kinakailangan nila? Mm-hmm. Halimbawa, umalis si Pangulong Duterte as mayor ng Davao City. Tumakbo si Inday Sara, nanalo siya. Kasi gusto ng taong bayan talaga na siya ang magpapatakbo. Mm-hmm. Eh kung meron tayong anti-dynasty bill, hindi na siya pwedeng tumakbo si Inday Sara, mm-hmm, as mayor. Mm-hmm. Para iba na naman tumakbo. Maganda yan.
maraming chance, malaking chance yan sa iba na pwede maging mayor ng Davao City. Pero ang tao mismo ang mag-decide. Kaya nga tayo democracy, because the people will have to decide on who is going to be their leader. E gusto ng taong bayan na si Vice, si Mayor Rende Sara ang gusto lang maging mayor. So, yun, nanalo. Mm. Plus, sa Senado. Mm. Oh. Bakit na nanalo palagi ang mga bilyar? Dahil magandang track record. Oh, bakit nananalo ang mga Estrada? Oh, magandang track record. Bakit nananalo ang mga Cayetano palagi? Ay, puro magagaling na abogado yan. Mga magagaling yan sila. Bakit nananalo? At kung sakali, bakit pwedeng manalo ang mga Duterte? Ay, magagaling na leader yan. Nasa DNA nila yung pagka-leader na magaling, na may bayag, lumalaban, at hindi yan na-atras sa anumang laban. Eh, nasa that's the leaders that we need. Low Ranger sa campaign. But isn't it too much, sir? Tatlo-tatlo sila. Hindi ba pwedeng mamili lang ng isa na mamanokin, sir? Well, para sa akin, kung hindi mo nga mapipigilan yung mga siraulo, yung may mga katok na sige paul lang COC every election, yung mga losers candidate nga, di ba? Hindi mo pwedeng mapipigilan. Ito pa kaya yung mga dating congressman, dating mayor, dating presidente ng Pilipinas, mapipigilan mo yan? So, hindi mo talaga mapipigilan yan. Hindi mo mapigilan. Sir. Kahit sabihin mong too much, ha? Kahit sabihin mong too much. Sabihin mo too much dahil marami. Tatlong Duterte na senador. Sabihin mo too much. Hmm. Pero ang tao pa rin ang magdedesisyon kung gusto nila. That's why we have an election para i-elect ng taong bayan kung sino gusto nilang i-elect. Ha? But for you, sir, you don't think three Dutertes running in the 2025 elections, you don't think it's too much? For me? Yes. Okay na rin sa akin yan. Okay na sa akin. Okay lang. Kaya sabihin lang, eh, bakit ka naman natutumats sa porque Duterte? Natutumats ka, eh, yung dalawang Cayetano, hindi ka natutumats. Yung dalawang Marcos, hindi ka natutumats. Yung dalawang gano'n, hindi ka natutumats. Kung dapat, one, kung too much, more than one, that's too much already. Kung standard natin sa too much, ha? Okay. Eh, porque Duterte, at nagiging tatlo, too much na. Okay. Di ba? So, dapat hanggang dalawa lang, sir. Ha? Dapat hanggang dalawa. Ano, more than two, that's too much na. Okay din sa inyo, kahit three. Okay na ako. Oo, okay na ako. Basta magpe-perform lang sa trabaho. Okay na ako. Sir, yung mga political analysts, a lot of them are saying masyadong madrama tong pamilya Duterte, tatakbo hindi, tatakbo mag-withdraw, ganyan. So, pero kayo, sir, naniniwala ba kayo sa sinabi ni VP Sara na tatlong Duterte sa 2025? Or you think baka may hint of joke lang din, sir, na hindi naman talaga? O seseryosohin ba to tingin nyo? Naniniwala ako. Naniniwala ako. Bakit, sir? Ha? Kasi hindi naman talaga nagjo-joke yan si Inday Sara, si BP, pagdating sa mga kapatid niya. Hindi yan nagjo-joke. So, hintayin na lang natin later pagdating sa filing of candidacy kung makapag-decide sila na isa na lang ang pwede patakbuhin. O dalawa na lang. Depende na. Hintayin na lang natin. Basta pag sabi mong joke, I don't think it's a joke coming from here. Sir, do you see, isa na lang sa akin, sir. Do you see PDP Laban rising from the ashes after this decision po? Kasi, syempre, sir, alam naman natin, humina yung PDP Laban nung, syempre, on the rise of PBBM kasi nagtalunan papunta sa kanila. And humina po yung partido nyo. Anong epekto nung tatlong Duterteng tatakbo with former president po leading PDP Laban? Kawawa na pala ako, may ano. Pagtingin mo sa akin ngayon, asis na pala ako ngayon. Abo na lang. Abo na pala kami ni Bongo. Senator Bongo ngayon. Kasi kami dalawa na lang naiiwan eh. Ay, rising from the ashes. Sir, dalawa na lang. Pahalam na, Senator. Ay, mga tatlo pa rin. O apat.
Sir, nagpaalam na? Hindi pa si Gobernador Padilla, di ba? Si Padilla. Tol, sir, nagpaalam na? Hindi, sa re-electionist lang. I'm talking about the re-electionist, no? Dalawa kaming, dalawa na sa pinipilaban, sigurado. So, hindi na, si Majority Leader Tolentino, sir? Hintayin lang natin kung anong maging decision niya, pero I cannot speak for in behalf of himself, no? Hintayin lang natin kung anong maging decision niya, anong sabihin niya. Basta ako, kaming balon ni Sir Bongo, nag-usap kami na walang iwanan. Magtutulungan kami sa aming gagawing kampanya. So, lalakas ba ulit yung PDP lang? Ah, oh, yung tanong pala. Sorry, hindi kita nasagot na ako. Mukhang lalakas dahil may Duterte. May Duterte. At alam natin yung followership ng Duterte. Napakalakas. So, babangon uli ang PDP Laban. Not from the ashes, but from the tomb. Okay, teka. From the tomb, sir. Akit, angat uli yan. Danielle and then Mav. And then, Raymond. May at hindi si Bibi Sara. Everything is possible. Oh, napapag-usapan na yan talaga. Hindi naman napag-usapan, pero posible mangyari yan kasi wala namang prohibition sa kanya eh kung tutakbo siya. Why basta not Bibi Sara, sir? Ha? Hindi ba mas kilala na si Bibi Sara? I don't know. We have to ask them. Ah, kailangan may them. Sabi niyo nga kailangan kung anong kanyang plano. So we have to understand each and every one of us dahil crucial yan sa for our continued survival dito sa Senado. So if you want to survive, you have to make your own plans, you implement your own plans. So ganun yun. So nagsabi na po siya na aalis ng PDP Laban, sir? Ah, hintayin mo na lang. Siya na lang tanungin mo. Sila na lang ang tanungin mo. Para ha? Ano sabi siya? Kayo na sir. Tanungin na lang ninyo. But still, we remain as very good friends and very supportive of each other. Kaming magkasama. So right now, sir, nasa PDP Laban pa? Or wala na? Right now, siya na lang tanungin nyo. Kasi mahirapan kung baka mamaya mag-change of mind siya. Bumalik. Very fluid ang political situation. Mm-hmm. So, mahirap na magsalita para sa kanya. Okay. Raymond, Malu, and then Jojo. Okay. Raymond, and then Jojo. Si Seto Tolentino, malaking kawalan ba o parang wala lang? Okay lang na kakalas sa PDP. If ever na matutuloy nga siya. Okay lang. Malaking kawalan kung mawala sa amin dahil nga napakagaling na abogado.